nagpapasal ako, wala akong trabaho. Natanggal ako sa trabaho. Pero hindi ko kinatakot yun. Para hindi ko maharap ang hamon ng buhay. Para hindi ko maibigay yung aking obligasyon sa aking asawa. Ano yung una kong obligasyon sa aking asawa? Always, pulis ka. Ano ang una mong obligasyon sa iyong asawa? Yung pangangailangan ka para siya yung lumigaya. Ang lalaki ay may obligasyon, unang obligasyon sa kanyang asawa na ibigay yung pangangailangan ng kanyang asawa para siya ay mapaligaya. Naintindihan niyo yan? Hindi lang sa material na pwedeng lumigaya sa tao. Di ba? Ibig sabihin, kailangan maging babait ka sa iyong asawa. Di ba? Para siya maligayahan ng moral. Lumalakas yung moral niya, ang bait-bait ng asawa ko. Bahal na bahal niya ako. Ipagmamalaki niya yun. Ha? Kahit na nagdidil-dil lang kayo sa asin dahil na ipapadama mo ang pagmamahal mo. Huli nga pa paramdam mo yung lugod mo kaya. Eh, napanyab yan. Nayamag ka sa akin yan hindi. Ngayon na kung buhay na rin ako, ulang gawa na kita, eh, ano pa mali tayo ito? Titiisin niya yun, ha? Ibata na ito, kasi kaluguran ko. Makanano pa, eh, may para sa kita. Nani ko rin sa pera, huwag ko sasaktan. Hindi lang yung physical. Pati yung damdamin niya, kailangan mo kung sasaktan. Ha? At bulawin mo, huwag kayong dalawa lang. Mainit ang ulo mo, matulog ka. Pagkagisip mo, wala na yung mainit ang ulo mo. Huwag mong ibalik sa asawa mo, mainit ang ulo mo. Ha? Ako, magtatapat ko sa inyo ang aking pag-uugali. Nung bata ko, ay may talukuhan ako. Pero, sa pinakita kong pag-uugali ko sa aking asawa, na minahal ko siya, hindi ko siya sinasaktan. Isikan, huwag yung kanyang damdamin. Tiniis niya. Nakarating kami ng ganitong kahabang panahon. Mga paghihirap, mga pagtitiis yung ginawa ng asawa ko. Dahil mahal na mahal niya ako. At ako rin, ano naman yung ginawa ko? Di ba? Maraming ginaanan na pagsubok bago narating yung pangarap. Nadaanan pagsubok bago nyo maabot ang inyong mga pangarap. Pero napakalaga sa pag-asawa ay may pangarap. Ano ang unang pangarap ng mag-asawa? Unang kialbi. Mayarap ka din ka na kualbi. Ano mo palagyan mo, yung unang pangarap na rin yung asawa? Oo, yun. Tama ka dyan. Ang mag-asawa, ang unang pinapangarap ay magkaroon ng sariling tahanan. Napakahirap yung nagtitira ka lang. Pinakamahirap sa lahat yung nagtitira ka lang sa iyong biyenan. Di ba? O kaya sa iyong magulang. Hindi makagalaw yung asawa mo. Lalo na kung yung biyenan, pakialamera. Nakanta lang. Maraming biyenan na nagkikialam sa buhay ng kanilang anak. Kahit may asawa na. Napasarap lang ang tulog. Napusad. Ng umaga ay natutulog pa. May mga ganyang biyanan. Pero kung may sarili na yung bahay, di ba? Ang hindi kasi alam ng biyanan mo, kaya alas 9 ng umaga kung nagising, madaling araw na lang, ginanong ka pa ng kasama mo. Kinanaka pa. Hindi niya alam yun. Di ba? Pero kung may sarili na yung bahay, yun ang inyong palasyo. At hindi ring hari ka rin. At di Merlin, hindi ring reyna mo ka rin. Hindi nga anak yun, ang prinsipi ka rin. Hindi yung prinsipi sa kanila. Hali? Nung mapakilan yung katwaran mo, lulog niya pa, mahinadya mo na yung manyaman na pamahal. Kaya yung manuyang kuha,
darating ko pa pag sa jalan pa mo. Siguro mga yan po rin nagagawa na kay anak ko at kung pala lang po. Kale? Isang appealin ko sa inyo ha. Huwag ninyong awayin ang mga biyana ninyo at ang mga magulang nyo. Walang swerte darating sa buhay nyo pag nag-inaway nyo mga magulang. Ha? Kailangan mahalin nyo sila. Gano'n man sila kahirap pakiutusan. Mga biyana ninyo, hindi ako katuangan. Kaya masakit lang pakibayan, kayo pa yung pati. Eh? Bahala yan. Sabi niya sabi, huwag rin may gamit sa kapuma. Pagdi ako ng pera na pagkutari ano. Pakibayan niyo rin katuangan niyo, eh? Kayo pa yung pati. Hindi masakit ka utos ka rin katuangan, pero kailangan mo pakibagayan. Diba? Kung may problema mo kayo mag-asawa at hindi naman nawawala yung problema sa mag-asawa, lalo yan. Mahal ang kuryente, mahal ang tubig, mahal ang bilid, pagkain, lahat, mahal. Pag nagkaroon na kayo sarili ninyong bahay, makukwentas nyo na yan. Kapal pala yung panyaluan. Ha? Kung kinakapos ang iyong asawa, yung kanyang kinikita, huwag po siyang gawahin. Baka kasi makagawa ng masama yan dahil kasi inaaway mo, kulang yung kinikita niya. O nung nga isip ng may anak ko. Bale? Parang wapo ko sila ba anak ko. Iisip ninyo. Ngayon, kinakapos siya, gusto mong tumulong, naanap buhay, may maliit na negosyo, makita kayo, maganda yun, no? Ngayon, kung may problema kayo, sa tingin nyo, hindi kayo magkasundo mag-asawa, sino ang muna nyo ang iingan ng gabi ng payo? Mga advice. Yung mga ninong, ninang, nandyan. Sino po mga ninong at ninang na nandito? O, biruin nyo. Kinugol nila yung araw na ito, araw po man din ang Lunes, para lang masaksiyan na kayo yung kakasal. May trabaho mga yan, mga ninong at ninang ninyo, pero hindi nila inisip na ina-accept nila yung oras nila ngayon. Hindi. Nandito sila para maging saksi sa inyong kasalan. Kaya kung may problema kayong mag-asawa, lumapit kayo sa mga biyan ng mga ninong at ninang ninyo. Hindi yung ninong at ninang nyo, Alvin, taga-Awar lang. Nag-asal sila. Sa Baguio din. Yan. O di, kung may okasyon sa bahay nyo, birthday ng anak nyo, o kaya may anniversary kayo, invite nyo yung mga ninong nyo at mga ninang, no? Para mapalapit kayo lagi sa kanila. Ano man balik na bagay, bawa, lagi nyo silang naalala. Regaluhan ko nga si Nina. Siguro ako naging magkaroon ng tagumpay sa buhay dahil malaki ang tulong na nabinigay sa akin ng mga ninong at ninang ko sa akin. Meron ako isang ninang, yun ang inuutama ko. Pag meron akong pangangailangan sa aking gagawin ng negosyo, kumuha ako sa ninang ko. Pero walang babayad ako ha. Hindi ko mo galing pera ng ninang ko, hindi ko nababayaran. Hanggang sa yung tiwala niya sa akin, tuwing punta ko, puntahan ko siya, nangihiram ako ng pera. Madali, nangihiram ako kasi hindi ko sinira yung tiwala niya. Hanggang ngayon, kailangan ko ng abono, mangutang ako sa